Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Isang daga bumulaga sa pagkain ng pasahero sa isang international airline. Eroplano, kinailangang mag-emergency landing. Lalaking nawala sa edad na 6 na tagpuan matapos ang 7 dekada. Mga PWD mula Rizal, nagpakitang gilas sa basketball court. Netizens humanga. Anti-cheating headgear na pinauso ng isang engineering professor, kinaaliwan online. Hotdog eating champ sa Amerika, nakaubos ng 83 hotdog sa loob ng 10 minuto. Binasag ang sariling world record. At sa trending showbiz balita, Janine Gutierrez, may birthday greeting kay Jericho Rosales. Netizens, kinilig sa Econeed. At Blackpink Lisa, Cher at Tyla magpe-perform sa pagbabalik ng Victoria's Secret Fashion Show matapos ang 6 na taon. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun palang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Persons with Disability. Ganyan tinawag ng mga netizen ng grupo ng Persons with Disabilities na ito mula Rizal matapos silang magpakitang gilas sa basketball court. Pinatunayan ng mga PWD player na hindi hadlang ang kapansanan para patuloy na ipapakita ang kanilang talento. Ang kahangahangang basketball match tutukan sa trending report ni Millie Borja. Hangahangang talento ang ipinamalas ng grupo ng mga persons with disabilities na ito mula San Mateo, Rizal. Pinatunayan kasi nilang hindi hadlang ang kapansanan para patuloy na laruin ang ninanais na sports. Sa inupload na video ni Edgardo O. Chavez sa TikTok, makikita ang kanyang mga ka-team na naglalaro para sa Philippine Wheelchair Basketball League na magre-representa sa Republic of the Philippines Youth Team. At good news, dahil maliban sa pagkaka-viral nito, sila pa pala ang nanalo sa basketball game at kabilang pa siya sa PWB Mythical Team. Napuno naman ng papuri at suporta ang comment section. Ang isang ito, hiniling na makapasok ang team ni Edgardo sa Paralympics o ang international multi-sports events na nilalahukan ng PWDs dahil ang iba ay walang ideya sa ganitong laro. Marami din ang humanga sa kung paano nila nagagawang maglaro ng sport na kinakailangan ng matinding physical contact. Ang viral video ni Edgardo umabot na sa 3.6 million views at 200,000 hearts. Para sa ating next viral story, sino nga namang mag-aakala na ang pag-exam at ang hindi pagkokopyahan ay magiging ganito ka-exciting at sa klase pa ito ng mga kumukuha ng engineering. Dahil kasi yan sa pauso ng isang engineering professor na anti-cheating headgear, ang creativity ng kanyang mga estudyante ay nagsilabasan. Silipin natin namang fun and witty headgear designs sa trending report, Rose Babiera. Epektibo raw ang pag-aaral kung nakakapag-enjoy ang mga estudyante. Kaya naman ang mga guro, kanya-kanyang pakulo pagdating sa pagpukaw ng atensyon at interes ng kanilang mga estudyante. Gaya na lamang ng engineering professor na ito na si Prof. A.J. Guhilde mula sa Mindanao State University Main Campus, Marawi. Nahinamon ang kanyang mga estudyante na magdisenyo ng mga headgear. Ang mga headgear na ito ay suot ng mga mag-aaral habang nag-e-exam para raw iwas kopyahan. Ang mga estudyante, game naman sa challenge ni Sir. Sa iba't ibang paraan, ibinida nila ang mga hilig at interes. Mayroong ginaya ang disenyo ng online game na Minecraft. At ang iba pa, ginawa ang costume ng kanilang paboritong characters. Isa rito ay si Iron Man at ang isa ay si Yokai. Ang iba naman, ibinida sa mga headgears ang mga nakakatuwang memes na kapag nabasa ng katabi, bukod sa iwas kopya ay mapapatawa pa ang mga ito. At ang isang ito, talagang in-brand sa kanyang course na engineering at gumawa pa ng large-size scientific calculator. At ang iba, sinimplehan lang pero labas naman ang pagkamapamaraan sa paggamit ng mga bagay na madaling makita sa bahay.
Aliw na aliw ang mga netizen at maski si Sir AJ ay bumilib sa creativity na ipinamalas ng kanyang klase. Gumawa pa nga ang guro ng kanyang tala ng top 20 headgear designs, kung saan hinirang niyang top pick o top 1 ang multi-faced Minotaur na ito, na halos kamukha na ng orihinal ang pagkakagawa. Pero syempre, hindi nagpahuli ang mga crowd favorite na ito. Lubos nitong napatawa ang mga netizen, pero ani ni Sir AJ, bukod sa tuwang dala nito, ito ay maliit na effort para patuloy na palawigin ang academic integrity ng kanyang mga estudyante. Para sa ating next trending story, found after 7 decades. Muling nakasama ng lalaking ito mula California ang kanyang pamilya matapos mawala ng higit 7 dekada. Sa tulong ng otoridad, online DNA test at mga lumang litrato, natagpuan ang ngayon 79-year-old na lalaki. Ang muling pagkikita ni Luis at kanyang pamilya tutukan sa report ni Millie Borja. Matapos ang 7 dekada, natagpuan na ang lalaking na wala noong ito'y 6 na taong gulang sa California. Siya ay kinilala bilang si Luis Armando Albino, na ngayon 79 years old na, ang batang nawala taong 1951 habang naglalaro sa isang parke sa Oakland. Natagpuan siya ng kanyang 63-year-old na pamangkin na si Alida Aliquin sa tulong ng isang online DNA test, mga lumang litrato at mga dyaryo. Ayon sa ilang reports, nahanap ni Aliquin ang kanyang tiyuhin na naninirahan sa East Coast, katuwang ang kapulisan, FBI at Justice Department. Taong 2020, nang isagawa ni Aliquin ang DNA test at lumapit kay Luis nang lumabas na 22% silang match. Pero hindi agad sumagot ang kanyang tito. Tinulungan din ito ng kanyang anak sa pamamagitan ng paghahanap sa pangalan ni Luis online. Noong Hunyo, muling nakasama ni Albino ang kanyang 82-year-old na kapatid na si Roger na binawian ng buhay noong buwan ng Agosto matapos makipaglaban sa cancer. Pebrero 21 ng taong 1951, nang umano'y dakipin ng isang babae si Luis habang naglalaro sila ng kapatid na si Roger sa parke. Dinala ng nasabing babae si Luis sa East Coast kung saan siya pinalaki ng mag-asawang itinuturing siyang parang tunay na anak. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, unlisted guest, nagulanta ang pasahero ng isang international airline nang biglang may bumulagang daga sa kanyang pagkain. Dahil dito, kinailangan ng eroplano na mag-emergency landing na siyang nagdulot ng mahigit 2 oras na pag-aantala sa kanilang biyahe. Ang buong detalye at ang naging pahayag ng airline, alamin sa trending report ni Rovic Manuel. Nagulantang ang isang pasahero ng isang international airline nang biglang may bumulagang daga sa kaniyang pagkain. Sa isang social media post ng katabi nitong pasahero ay gumapang raw umano ang naturang daga sa upuan at saka ito dumapo sa kinakain nito. Bumabiyahe lang sana ang naturang eroplano mula Oslo, Norway papuntang Malaga, Spain. Ngunit dahil sa naturang insidente ay kinakailangan magsagawa ito ng emergency landing sa Copenhagen, Denmark. Ito ay upang magsagawa ang airline ng precautionary safety measures at kinailangan naman ng mga pasahero na lumipat ng flight, bagay na nagpaantala sa kanila ng mahigit 2 oras. Ayon kay Øystein Schmidt, spokesperson ng airlines, ay bibihira lamang daw na mangyari ang mga insidenteng ito. Aniya, mayroon ang guidelines ang kumpanya para sa mga ganitong klase ng insidente at magsasagawa rin daw ito ng review sa kanilang mga suppliers upang siguruduhin hindi na ito mauulit muli. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating record-breaking story, ang tanong, Jumbo Hotdog, kaya mo ba to? Isang lalaki kasi ang nakaubos lang naman ng 83 hotdog sa loob ng 10 minuto. Ito ang naitalang bagong world record ng tinaguriang hotdog eating champ mula Amerika na si Joey Chestnut sa isang live hotdog eating face-off. Mas mataas ito sa 76 na initial world record na naitala nito 3 years ago. Kung paano niya ito ginawa, tutukan sa trending report ni Arnold Herrera.
Food is life, pero hotdog is lifer. Muling kinurunahan bilang hotdog eating champ ang Amerikanong si Joey Chestnut matapos pataubin ang Japanese rival nitong si Takeru Kobayashi sa Chestnut vs. Kobayashi Unfinished Beef, isang Netflix special. Sa loob ng 10 minuto, nagpasiklaban ang dalawa kung saan matagumpay na nakakain si Chestnut ng 83 hotdogs, malayong malayo sa 67 hotdogs na naubos ng katunggali nitong si Kobayashi. Dala-dalawang panalo ang nasungkit ni Chestnut dahil maliban sa redemption performance na ito, ay binasag din ito ang kanya rin mismong world record noong 2021 na 76 na hotdogs. Nakapag-uwi rin ito ng tumataginting na $100,000 o mahigit 5 milyong piso sa pagkapanalong ito. Noon pa man ay magkaribal na ang dalawang hotdog eaters na pawang madalas lumahok sa sikat na Nathan's famous 4th of July International Hotdog Eating Annual Contest sa Coney Island sa New York. Matatandaan na natalo siya last year at nakaubos lamang ng higit 60 hotdogs dahil na rin daw sa masamang panahon noong araw ng contest. Malaki naman ang pasasalamat ni Chestnut kay Kobayashi dahil ito raw ang naging dahilan kung bakit ito nagpupursige. Live naman na napanood ang sizzling showdown sa harap ng buong Netflix community noong September 3. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, IG official na! Agad kinilig ang fans ng Econeen o nina Jericho Rosales at Janine Gutierrez sa birthday greeting ng aktres para kay Echo sa Instagram. At Blackpink Lisa, American singer-actress Cher at water hitmaker Tyla magpapasiklab sa pagbabalik ng Victoria's Secret Fashion Show matapos ang 6 na taon. Ang iba pang detalye tutukan sa aking showbiz report. Higit isang buwan matapos makumpirmang exclusively dating na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez, birthday greeting naman ngayon ni Janine para sa aktor ang nagpakilig sa fans ng hashtag Econeen. Sa Instagram, simpleng happy birthday ang caption ng post ng aktres para kay Echo, kalakip ang kanilang picture sa Fort Santiago sa Intramuros, Manila. Bagay na nireplyan ni Echo ng isang GIF. Kilig vibes naman ang hatid nito sa fans at tambalang bida sa Lavender Fields habang napakomment din si The Lovey Poe at Paolo Valenciano. Kamakailan nga lang ikinuwento ni Echo sa isang vlog ni Karen Davila na nagsimula ang kanilang unexpected romance ng ayain niya ito na mag-script reading. Kung saan inamin din ang aktor na nung unay wala sa kanyang planong i-date si Janine sa pagkakalang 24 years old pa lamang ito. Bukod sa tila pagiging Instagram official, last month lang mukhang welcome na rin talaga si Echo sa pamilya ni Janine nang dumalo ito sa birthday ng lola ng aktres na si Asia's Queen of Songs, Pilita Corrales. Samantala, sa iba pang balita, matapos ang 6 na taon, all set na ang pagbabalik ng Victoria's Secret Fashion Show. Pero bukod sa pasiklaban sa runway ng mga nagagandahang Angels of VS models, kabang-abang din ang first ever all-women lineup ng performers. Kabilang dyan si Lisa ng K-pop supergroup Blackpink. Rockstar, make your favorite singer wanna rap. Baby la la, Lisa, can you teach me Japanese? I said hype, hype. That's my life, baby, I'm a rockstar. African pop star at water hit maker na si Tyla. This whip made me harder, made me lose my breath, made me wanna. At American singer-actress also known as the goddess of pop na si Cher. Do you believe in love and love? Sa October 14 sa Brooklyn, New York, nakatakdang ganapin ang VS Fashion Show kung saan kabilang ang veteran models na sina Gigi Hadid at Tyra Banks sa mga naiulat na rarampa. Ilan sa mga naunang nag-perform sa tanyag ng fashion show ay sina Taylor Swift, Bruno Mars at Justin Bieber. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya, ay share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuoy na di ba follow-up namin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa
TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.